Hello mga idol, another Leo Miyamoto vlog. So ngayon po, magkakabit tayo ng alloy extension para sa Rider 150 natin. So ito yung ating extension. Ayan. So nabili natin ito nung mura lang kay Idol Bon Durana. So sa Yams Motor Parts and Accessories, Thai Parts. So shoutout po. Tapos ang gagamitin natin mga idol is ito na. Itong ating stock ng rider. Kasi wala akong makitaan dito mga idol ng pang wave na salpakan itong tread na to. So meron daw sa lemery ang layo naman. So dito na lang, mas konti yung gastos natin. So puputulan daw to ni idol natin na si Papay Redline, Team Redline. So puputulan to, tapos para may salpak natin to, ano. So yun. Tapos yung wave shock boots natin, nasa motor na naman, nasa PCX na. So shoutout nga pala mga idol kay Prince. So kanya tong motor. So pinost natin na page. Rider 125, the legendary. So kinabitan ko tong mga idol ng MSD. O dito natin kinabit. So ako na rin nagtabas nyan. So konting adjustment pa dyan, konti. Si Mikawang dito. So sa isang araw namin ito ayusin. Kasi unahin ko muna si Ararno. So para malagyan na natin siya na rim set. So puputulin daw nila to. Tapos hindi ko alam kung anong ihihinang. Hindi ko sure. So yun lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ayun mga idol, dito na tayo sa bahay. So ginabi na tayo. So syempre magpapatulong tayo sa tropa. Kasi hindi natin to kaya mag-isa. Mahirap magkabit ng CNC na inner extension dito. Kasi ano, kailangan may pwersa talaga. Tapos ito nga pala ulit yung ating alloy, no? CNC. Tapos ito yung ating inner ni RR. So yan. So hindi siya niretread mga idol. Bakit? I mean, pinutulan siya pero dito ako nagputol sa ilalim. So bakit? Kasi mga idol, yung itong stock ni RR, mas madaming tama yung nasa ilalim kaysa dito sa ibabaw. So wala tayo, no choice tayo. Ayun, putulhin ng mga idol. Parang kinuha lang yung nasa ilalim, to sininang dito. Tapos hindi nagalaw itong ibabaw. Kung meron naman kayong mga idol na mabibilhan na shock boots, buong shock boots ng wave. So mas maganda yon kung matatry nyo kung katread nito. Tulad ng ganito. Meron kasi mga shock boots na hindi salpakan. Ito kasi sa rider natin, stock ng rider natin, salpakan. Ayan. Salpakan siya. Ayan, ganyan siya mga idol. Nagkagasgas na nga lang. So shoutout nga po pala kay Alejandro Patalyo, kay Redline, si Papay kung tawagin. So doon tayo nagpa convert nito. So sa kanila tayo nagpaputol. So maraming salamat sa inyo mga idol. Hindi ko na natanong kung anong pangalan nung nagputol at naghinang nito. Salamat. At napakasolid kasi pinalinisan na rin natin lahat. Tapos may mga oil seal, dust seal na din. So ayan, pinalagyan na rin natin para kakabit na lang natin. So ito nga palang wave natin na shock boots ay King Drag. So kay Patrick Cabral ko naman yung binili. So yun, mabalik tayo mga idol. So ito, na test fit na natin, no? Nakita nyo na sa video, papakita ko sa inyo yung video na to. So ganito mga idol ang ano, kilalabasan pagka hindi tayo nag magic lower. Yan, ganyan kataas. So natataasan pa ako. Tingnan nyo itong kay Idol Prince, medyo mababa pa kaysa dito kay RR. Kung papansin nyo si RR dati, sobrang baba, siguro ganito lang yung play niya. Siyempre gusto ko yung medyo lowered. Siguro, ako lang siguro, ewan ko lang sa inyo mga idol kung mas trip ko kasi yung mas lowered. Kaya gusto ko mas may ibaba pa. Kasi dito mga idol, yan, saktuhan na siya sa manibela. Ayan, ang ganda, CNC. So ayun, nakita nyo na mataas pa yung shock natin. So ito, mataas pa, kaya rar. So kailangan natin mag magic lowered pa. So gagamit tayo nito. So puputulin to sa kalahati. So paano nga ba mag magic lowered? So ito yung stock natin ng Rider 150. Tapos sasalpak natin dito sa ating inner.
So ayan, ganyan siya. Ganyan yung play niya. Ganyan kahaba. So ang gagawin natin, dadagdagan natin to. So wala na tayong spring. So puputulin natin to sa kalahati. Yan, so gawin natin example. Kunyari, dito na yung spring at saka itong kalahati nito. Parang magkasama na dito sa dalawa. Tingnan yung magiging ano niya. Lalabas sa kanya. Ayan, mas maliit. Pero may play pa din to, mga idol. Pero dapat spring yung nasa loob. Hindi pwedeng pure tubo kasi walang play yan. So ang gagawin ko dito, kalahati nito, tapos itong stock spring natin ng inner. Yan, para may play pa din, ano, mga idol. So bubuoy na natin to, mga idol, kahit gabi. Kasi bukas wala tayong mga kasama at may mga gawa na yung ating mga tropa. So mayroon kasi ito ikabit. So, oh, kasi kunyari ito. Ito, kunyari mga idol, no? May spring na yan. Kunyari lang. Kasi puputulin pa natin yan mamaya. Papakita ko sa inyo kung bakit nasabi kong mahirap ikabit. So yan, ganyan na siya. Tapos, lagay natin dito. So, malinis na naman to. Walang problema. Tingnan nyo kung gaano ang spring na mag-aano dito. Yan. Itong spring na to, babatakin yan pababa lahat. Hindi yan kaya, mga idol, ng isang tao lang. Pera na lang kung may gato. Eh, wala naman tayong gato. Mano-mano natin yan, ikakabit. So, ayan. Pahintay lang ko lang ang tropa para may kabit na natin. Tapos, pag naikabit na natin ito, i-compare natin dito sa isa. Yan, dumating na pala ang ating kukok na tropa. So, puputulan ito ng kalahati. Yan kasi ang gagamitin natin pang magic lord. So, papuputol natin para goods. So ayun, mga idol, naputol na natin tropa. So ito siya kanina. Yan, ganyan siya kahaba. So pinutol lang natin sa kalahati eh. Tapos ito yung ating ilalagay dito. Tsaka itong spring para bumaba yung ating shock. So kabit natin. So ayan, medyo bumaba siya. Tapos ilalagay natin itong spring natin. So ito nga palang dikit na dikit, dikit na yung spring. So siya yung nasa ilalim. Yun. Kasi tutulak pa naman siya dyan eh. Tutulak. Ito ang mahirap, mga idol, kung paano ipapasok mamaya. So yun, mga idol, ganun lang naman. Tapos kabit natin dito. Tapos lagyan natin ng bolt sa ilalim. So pinaluang na rin pala tong butas nito kasi pang rider yung ating inner. Pero kung pang wave na may inner nyo, yun na kailangan magpaluang ng bolt dito. Yun, okay na. Mamaya na ulit pag nakakabit na. So yun, na bolt na natin, nahigpitan na natin. So lalagyan na natin ito ng langis. So yun, mga idol, meron na naman tayong oil seal at saka dust seal, no? So isasagad nyo lang ito pataas. Tapos ibababa ng sagad. Tapos lalagyan natin ng pork oil. So ito, sana hindi matapon. So, dahan-dahan lang, mga idol, hanggang sa mapuno itong, hindi naman yung puno, katamtaman lang. Mawas sa kabila, medyo malapit na mapuno. Okay na yan. So, napasobra, mga idol, ang ating lagay. So, hindi na
nasa pangyayari. Babawas tayong konti. Ayun, tapos balik natin pataas. Ayun lang. Lalaroin nyo lang ng konti. Tape na. Tapos lalagyan na natin ang inner. So itong mga idol, ito ang mahirap ilagay. So kailangan talaga dalawang tao. Oops. Ah, gusto mo ako diyan, no, ikaw din. Pero kung di naman naka magic lowered mga idol, madali lang naman to ikabit. So kailangan nyo pala mga idol ng ano, itong oil seal, itong mga nasa bolt. Ilalagay natin to sa alloy inner. So dito, kailangan natin siya dyan. Yun. So maglalagay lang natin siya dyan. So yun, simula na ulit tayo. So yun mga idol. So ito yung nalagyan na natin langis na ikabit na namin. So sobrang hirap. Ayun, medyo nagkagasgas pero liliyahin natin yan. So i-compared lang natin yung dalawa. So ito yung dalawa mga idol. Ayan. So ito yung minagic lowered natin ng konti. Tapos ito yung kanina, yung stock na wala tayong kinikibo. So ito naman ang magic lowered natin. So ito okay na. So dito naman mga idol, disassembled na natin. So wala pa naman itong persa. Ay, meron na pala. Sorry. So, ngayon ulit natin mga idol ay kakabit natin alito yung kalahati. So, depende na namin sa inyo kung magma-magic lowered kayo o hindi. Pero mas trip natin ang magic lowered. Lagi-edit natin dyan. Tapos itong spring. So ito ulit madikit-dikit na spring ang sa ilalim. Yun. So ito nga pala spring natin ng rider. Pinatulan nga pala to. So mas the best talaga mga idol is bumili na lang kayo ng pang wave na inner tube. Para wala na kayong problema. Salpakan na lang yun. Basta ka-thread nito. Ito. So, salpak natin dito. Malinis na naman tong ating mga shock. So, balik na natin tong bolt. So, malinis na naman yan. May ano siya. Tanso na wasar. Ayan, okay na. Mamaya natin nagpitan pag nakikabit na natin sa motor. So, ayan mga idol. Tapos, lalagyan natin ulit ang langis. Ganun pa rin sa katulad ng kanina. So ayan, medyo papuno na. So ayan, okay na mga idol. Tapos laray lang natin. So lagyan natin konti pa. Okay na yun. Tapos lalagyan na natin yung inner. So mga idol, kung wala nga pala kayong gato. So ito, ilalagyan nyo to dito sa ilalim. Tapos kung nahihirapan kayo. So diba, ito, ipipix nyo dito sa ilalim. Tapos ito, ilagay nyo dito sa ibabaw. Yan, ilagay nyo sa ibabaw. Tapos, itutulak nyo ng socket. Nito. Yan, panoodin nyo na lang kami. So, simulan na natin. Pero mas madali yan mga idol kung may gato. Eh, wala tayong gato. Kaya, yung tipos na lang na MTB yung gagawin natin gato. Para wala tayong maghihirap.
So ito na silang dalawang mga idol, pantay na. So kita nyo naman. So kakabit na natin to sa motor natin. So unahin natin mga idol is itong pangkaliwa, itong may caliper. So mayroon lang isuot mga idol itong pinagkantuhan kasi ito ay yung sa main thread natin. So wait lang, higpitan ko. So sisilipin nyo muna mga idol pagka sakto yung manibela natin dito sa harap. Yan, try mga idol. So ayan, so kung makikita nyo dyan, parang kulang pa, kailangan paiangat yung natin, inner tube. So luwagan lang ulit natin ng konti. Kapag nahigpitan nyo dito, dito naman sa itaas. So yun, sobrang higpit nun. So ito namang manibela natin. So ito namang ating manibela mga idol, higpitan na natin 12mm. So makikita nyo na agad dito mga idol ang sobrang linis. Yun, dun tayo sa safety. So ito na siya mga idol, nahigpitan na natin yung manibela. So makikita nyo dito yung ating alloy inner. So sobrang angas. So dun naman tayo sa kabila. So nga pala, bago nga pala ito, sa mga nag-skip ng video, so bago itong ating outer tube, pang wave. So ayan, napakapugi. Ano naman tayo sa kabila. So ito, kabit na natin mga idol. So ito, higpitan na natin. So dito naman sa ibabaw. Oops, pa-ulit na rin para mahigpit ako ng ayos. So dito naman sa ibabaw. Hello mga idol, so good morning sa inyo. So papakita ko lang sa inyo ulit yung ginawa natin kagabi. So ito yun. So malinis tingnan dito sa ibabaw. So yun, naka CNC inner tube na tayo, extension. So ulitin ko lang mga idol, ito ay binase, ang haba nito binase ko lang sa stock ng pang wave mga idol. Doon lang tayo nagbase. Kung gano'ng kahaba yung pang wave, ganito din yun kahaba. So piniklian lang natin ng konti. So yun, shoutout ulit kay Redline, Redline Motor Shop. So sila yung nag-convert ng ating inner, nagputol at hinang. So kay Alejandro Patalio, so maraming salamat idol. Tsaka dito sa nabilhan natin kay Yams Motor Parts Accessories Bondurana. Dito naman ay sa PRC Garage dito. Yan, search nyo lang sa FB. So yun lang. So maraming salamat din sa ating mga tropa na tumulong kay Cooks. So yun, tapos tinambayan pati ni Naparing ha, saka ni Edric at Elixit kagabi. So abangan nyo mga idol ang next vlog natin. So kakabitan na natin na rims at CRR kasi alam nyo naman may shock na sa harap. Tapos yung pipe nya is soon, very soon na yan mga idol. So iikot ko lang ulit kayo. Need na rin ni RR na linis, pero malapit na yan kasi magkakarim na siya, may rolling na natin. Mas maganda yung sa car wash natin siya, malilinisan. Para kompleto kasi dun mga idol, may brush, may sabon, tapos ay power spray pa para mas matanggal yung mga dumi niya, no? Kita nyo naman, gabok. Pero malapit na yan, mabuo. So hindi muna tayo mag-shoutout ngayon mga idol sa video natin ngayon. So bawi ako sa inyo sa next vlog. So abangan nyo yung rims at ni RR. So kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, please like, share, comment, and subscribe. At huwag nyo din po kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. I'm out!